time. Basically na lang ang charge ay yung Coast Guard. Kaya lang, kung ikukumpara mo yung personnel ng Coast Guard, kung sa dami ng mga officer sa mga mangingista, eh talagang vastly outnumbered yung Coast Guard, Mel, kaya nagkaganon na rin siguro ang sitwasyon. Mm-hmm. Maraming salamat sa Aaron June. May narasyon nakatutok live mula sa Rangitapataan. Pa rin ang mga tauhan ng DNR, ng Philippine Marine Mammal Stranding Network ng Ocean Adventure at ng ilang tauhan naman ng Philippine Marines ang na-stranded naman na dolphin sa may Balanga, Bataan. Alas dos ng hapon ang matagpuan ng mga mangingisda sa Balanga ang nanghihinang babaeng dolphin sa may bayin. Dali-daling kinontak ng mga mangingisda ang mga kinaukulan. 250 hanggang 300 kilos ang timbang ng dolphin at mahigit 2 dipa ang haba. Pasado alas 4, nagpa siya na ang mga eksperto na bigyan ito ng antibiotics. So, doktora, ano pong mga ilalagay natin? Antibiotics, para sa prophylactic treatment in case since nanghihina siya at in case kung may kasakit siya at kung may sakit mo siya. Ayon kay Dr. Mariel Flores, dolphin expert ng Ocean Adventure, maaaring kasama ng babaeng dolphin ang tatlo pang natagpuang patay na dolphin sa Abukay. Isang baby dolphin, dalawang babae, ang isa buntis pa. Ang naghihingalong dolphin, malamang daw, ina ng namatay na baby dolphin. Mahirap po i-release talaga yung condition niya kasi sinubukan mo namin siyang lumangoy on its own. Pero tumatagilid eh, and it's dangerous, especially kung yung blowhole niya, yung ilong niya gets underwater. Eh, nakakalangapon kung baka humalulod. Pasado alas 3, nagsagawa ang provincial veterinarian ng necropsy sa dalawang female adult dolphin. Ang necropsy ay parang autopsy na ginagawa sa mga hayop. Nagulat po ako, pregnant pala yung dolphin. So, nakakaawa. Ito, nakikita yung nakakaawa. So, ito yung na-recover na Brady. Meron pang puso? Opo, may umbilical cord pa siya. Opo, umbilical cord. Inilibing na sa kalapit na bakuran ng Kapitolyo sa Balanga ang dalawang nasawing babaeng dolphin. Ang batang dolphin at ang dolphin na ipinagbubuntis ay pre-preserved daw para dalhin sa National Museum sa Maynila. Di patiya kung bakit sabay-sabay napadpad ang napakaraming dolphin sa Bataan. Ayon sa mga expert, natural sa mga dolphin bilang mga tinaguriang social animals na grupo-grupo kung lumangoy. Maaaring napadpad daw ang mga ito sa baybayin ng Bataan dahil baka may sakit daw ang leader ng dolphin o nawawala ang mga ito. Maaari rin daw labulabog ang mga dolphin sa dynamite fishing o ingay ng mga barko. Maaaring galing daw sa Manila Bay ang mga ito. Okay, sa ngayon na Mike, ay nakakuha tayo ng update mula sa ating contact sa Ocean Adventure. At ayon nga sa kanila, napagpasyahan nila na isasama na nila itong na-stranded na dolphin dito sa may Balanga, Bataan sa SBMA. Dahil magpahanggang sa ngayon, kahit nabigyan na nila ng antibiotics, ay ito ay nanghihina pa rin. At inaasahan nila na sa pagpunta nila sa SBMA, ay magbibigyan nila ng mas karampatang malunas na kailangan nito. Okay, kanina tukoy ba natin kung hanggang 10 to sinundan ng mga otoridad yung isang pulutong ng mga dolphin doon sa may ibang bahagi ng Bataan? Yung bumalik na sa karagatan? I'm sorry, Mike. Natukoy ba natin kung hanggang saan sinundan ng mga otoridad yung malaking grupo ng mga dolphin na nagpunta na doon sa malalim na bahagi ng karagatan? Wala dyan sa Bataan? Nag-usap nga natin kanina si Dr. Aragones, at ang sabi nito kanina ay pumunta sila sa may bantang port ng Orion at doon sila nag-meeting kasama ni Dr. Sarmiento ng BFAR. At pinag-uusapan nila kanina na ang mga dolphin ay malamang daw nang galing pa sa Manila Bay, kung kaya kanina ay pinag-uusapan nila na sana ay pupuntahan nila yung point of origin ito, which is in Manila Bay. Pero magpahanggang sa kanina, nung nakausap natin, ay nanatili lang sila sa may port ng Orion. Maraming salamat, Connie Sison, nakatutok live mula sa Orion, Bataan. Pero noon, pa isa-isa lamang. Hindi tulad ng may gitatlong daang dolphin na na-stranded sa Bataan. Nakatutok si Susan Enrique. July 2008, isang baby dolphin ang nakita sa dalampasigan sa Dumangas, Iloilo. Namatay ito at inilibing. Sa Boracay, meron ding napadpad na sugatang dolphin. Namatay sa dalampasigan. Sa dalampasigan din sa Capiz, namatay ang isang rizzo dolphin noong April 2008. Nitong Disyembre lang, Mingkwel naman ang nakitang palutang-lutang sa Manila Bay. Inilibing ito sa Fish Cemetery sa Dagupan, Pangasinan. Paisa-isa lang ang mga dolphin o balyenang karaniwang naiispat at stranded sa mga dalampasigan sa Pilipinas.
Pero noong May 2006, abot sa 100 dolphin ang lumangoy palapit sa dalampasigan ng Santa Ana, Cagayan. Ayaw bumalik sa laot kahit maingat ng itinataboy. Pero di hamak na mas marami ang nakitang dolphin kanina sa bataan. Nagkaroon ng mass stranding sa Visayas 2 years ago. Mga 30 lang yon. Dito sa bataan, base sa mga pagtaya, may 45,000 na ganitong dolphin sa Eastern Tropical Pacific. At marami raw ay nasa karagatan ng Pilipinas, lalo na sa Cebu. Makikita rin ang mga ganitong dolphin sa Hawaii. Isda at squid ang kadalasan nito.